Hi everyone, my name is Diane, and if you are new sa channel na ito, eh, welcome po. Ay, quiet naman at ingay naman ang dalawang yan. Ayun na nga, ang kulit ng ating mga alagang fur babies at nanggugulo na naman. Anyhow, balik sa inyong lahat. Para saan nga ba't nag-vlog tayo ngayon? Eh, ayun nga, nakita nyo naman sa title. Didiscuss natin today kung paano nga ba ang tamang paggamit ng butane gas stove. Ito, eh, gusto kong i-share sa inyo dahil na-encounter ko na tong dalawang problema na to. Dalawang beses na tong nangyari sa akin at sobrang nasusok ako. Like, ganun. Every time na nagnyayari itong aksidente na to sa akin sa paggamit ko ng butane gas stove. And sa dalawang pangyayari na yon, eh, may nakita akong flaws o pagkukulang ko, kaya nangyari yung aksidente yon. Para sa mga hindi familiar sa gas stove na ito, ito yung madalas na ginagamit natin sa DIY samgyupsal kapag nasa bahay tayo. Ito kasi yung setup niya, tingnan nyo. Maglalagay ka lang ng butane dyan. Tapos, sasara mo, tsaka ilalagay mo yung grill na mabibili mo din sa mga online shop or sa mga Korean groceries. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na dalawang beses na aksidenteng nangyari sa akin, eh, una, feeling ko baka ano lang, sadyang mahinang klase lang ng butane gas stove ang meron kami, kaya nagliyab siya. As in ito, itong part na to, pagka lagay ko dito ng butane, inasok ko na siyang ganyan, di ba? Inopen ko, ipipupush ko pa lang siya. Ang nangyari, maririnig mo na tumutunog, which is not normal kapag ka ikaw ay nagsisindi ng butane gas stove. Dapat wala kang maririnig na tunog. Kung yung iba nga ang ginagawa pa nila, eh, nilalagyan nila ng sponge na may sabon at tubig. Yung kasi nagbabubble siya, ilalagay nila dito sa area na to, o kaya dito sa butane para malaman nila kung meron ngang leak. Pero ito nga sa experience natin, pagka push ko pa lang nito para mahila yung dulo na part at bumaon dito yung pin ng butane, yun palang ginagawa ko, guys. Tapos sinindi kong ganyan. Woo! Grabe. Ang nangyari dito, umapoy to, tapos umapoy din to, lumiliyab na siyang ganyan. Grabe, nashocked ako. Ang ginawa ko, pinatay ko na, edi turn off ko na yung kalan. Pagka turn off ko, hindi siya namatay. Lumiliyab pa rin kasi dito ay may tumutunog. As in, sumisingaw yung butane, and that is really not good. Hindi yun normal, guys. Kaya once na narinig nyo pa lang na may kakaiba ng tunog, kapag na-push siya dito sa part na to, huwag nyo nang itry i-open. Kasi delikado siya, guys. Twice na siyang nangyari sa amin, kaya nakakadala. Bukod sa DIY home samgyupsal, eh, ginagamit din namin itong butane na to. For example, gabi naubusan ng gas. Quiet nga! Kulit ng mga to, eh. Kung halimbawa, naubusan kami ng gas, ganito, ganyan. Ito yung immediate na ginagamit namin kasi andyan lang siya. O meron kami ditong supply ng gas, butane gas. O bago lang din to, binili namin sa Korean grocery. Ganon, madali lang kasi yung Korean grocery, andyan lang sa may labas. Napapaligiran kami ng mahigit limang Korean groceries and ang dali-dali lang bumili ng butane gas. Tapos, ang presyo nga pala, guys, nitong ating butane gas stove ay 900 lang. Kung may ganito ka, tapos makakabili ka naman madali ng butane gas sa mga stores sa paligid natin, edi maganda. Meron kang emergency or reserve na way ng paglulutuan. Pwede rin naman kung meron kayong electric stoves or anything. Pero kasi kami, hindi kami masaya sa performance ng electric stove. Kaya mas gusto talaga namin na gumamit ng butane gas stove than doon sa mga other kind of stove, particularly electric stove. Meron din naman ako yung magandang klase talaga ng stove, which is yung Covea, yung ginagamit ko sa camping. Next time, ipapakita ko yun sa inyo. Pero anyway, dahil ito yung pinag-uusapan natin, ito na nga, yun nga yung na-experience ko na hindi maganda sa butane gas stove na ganitong klase. Ngayon, i-share ko sa inyo yung
na-observe kong dahilan or possible na dahilan kung ba't yun nangyari. Bago naman yung butane, kakabili lang namin actually. Yung una namin, ganun ang nangyari. So, dinispose na namin siya, hindi na namin siya pina-repair. Para kasi sa akin guys, kapag nasira na ng isang bagay ang tiwala mo sa performance niya, delikado na yun. Hindi na ako ulit nagtitiwala sa produkto na yun. Ngayon, bumili kami ulit dito sa Korean Grocery sa may katapat yun ng Sinle, dun sa Timog. Di ko na maalala yung pangalan. Pero ito siya, ito yung nabili namin na pangalawang stove. Okay naman siya, maganda naman yung performance. Pero ngayon, nangyari na naman sa ikalawang pagkakataon. At ang na-observe ko nga, guys, na sinasabi ko na common denominator ng dalawang sumilab na stove na yon ay meron kaming naiwan na butane na ganito. May naiwan kami na nakasalpak na butane dito sa stove na to. And guys, kapag may nakaiwan na butane sa gas stove nyo, more or less, sumisingaw pa rin siya kasi naka-insert yung pin niya dito sa stove. Actually, hindi siya nakalock. Nakasalpak lang siya. Naka-off lang siya. Dito, makikita niyo yan. Ayan, dito. Nakaungat lang siya. Hindi siya nakalock. So, hindi naka-DN. Pero dahil nandyan lang siya, ang tendency, bilang naka-open lang yung stove, sisingaw at sisingaw siya kahit kaunti. At napansin ko din, yung butane gas, wala nang laman, as in zero ang laman niya. Ibig sabihin, sumingaw nga siya kasi alam ko may natitira pa yung konti . Bilang proper care sa inyong butane gas stove, recommend ko na bukod sa palaging bumili ng bagong butane gas canister, huwag kayong magre-refill guys ha. Hindi ito advisable na refillan kasi hindi naman to refillable After nyong gamitin ito, may paraan ng tamang disposal ng butane canister. Una, kapag sigurado ka ng walang-wala na to talagang laman, yung iba, ang ginagawa nila, tinutusok nila ng pin itong butas dito, either ng perdible, para tuluyang sumingaw yung natitira pang gas sa loob kung meron pa. At pagkatapos, kapag wala na talaga siyang laman, binubutas itong lata mismo. Bubutasin siya somewhere here o kaya dito. Kung wala kayong pambutas na kutsilyo or other stuff, ang gamitin nyo yung abrelata. Pwede nyong i-abrelata itong rim niya dito. Para hindi rin naman delikado pag tinapon nyo. Kasi kapag may laman pa to, kahit konti lang, tapos, itsinama nyo siya sa basurahan, kawawa naman yung mga basurero, baka sila sabugan. Yun nga, bukod sa kailangan nyong gumamit palagi ng bagong butane, never ever leave your butane canister inside this area. Or else, yun nga, tulad sa sinabi ko sa inyo, pwede siyang sumingaw lang ng sumingaw at magkaroon ng defect itong mechanism niya dito. At ayun nga, yung kagaya nangyari sa amin, sumilab sa inyo. Pangatlo, isa sa mga tamang paggamit ng butane gas stove ay syempre, gumamit lamang tayo ng lutuan, kawaliman o kaserola na angkop lamang ang sukat dito sa bilog na to. As in, hindi pwedeng hanggang dito o mas malaki pa dito sa stove natin. Bakit? Kasi napapansin nyo to, dito lumalabas yung hindi natin nakikita at hindi natin naaamoy pero excess gas na tuloy-tuloy lang siyang sumisingaw. At eto guys, nag-iinit to. Kahit dito lang kalaki ang area na yan, nag-iinit to. Lalo na kung ang gamit nyo, samgyupsal grill plate. Ang size nun, more or less, malaki talaga dito. So yung init niya, nagaano din dito. Pwede naman din magsamgyupsal talaga dito, kaso wag lang masyadong matagal, hanggat maaari siguro mga 1.5 to 2 hours lang, tapos pahingan nyo na agad yung stove na to, kasi delikado siya guys, dahil yun nga, yung init, yung apoy niya, dahil syempre malapad siya, no? Ang spread ng apoy niya ay paganon. Andito may lumalabas din na gas, sakaling merong leak, or whatever, for whatever reason, may sumisingaw lang din sa kanya.
pwede nga siyang mag-live talaga. Kayo ba eh, naka-experience na rin masabugan ng butane gas stove nyo sa bahay, sa bundok, sa outdoor, or kahit saan? Just leave your comments down below and pag-usapan natin, malay natin sa susunod na video, eh matakil na naman natin ulit ang ganitong kaganapan sa buhay natin. Remember, 1. Palaging gumamit ng bagong butane at tiyakin na quality ito. Number 2. Huwag iiwang nakalagay ang butane sa loob ng area na to kung saan natin nilalagay ang gas canister. Pangatlo, huwag gagamit ng kalan or kahit ano pa man na mas malaki pa dito sa size ng ating gas stove. Kung hindi talaga may iwasan, katulad ng ginagawa natin sa mga samgyupsal grill plate natin, make sure na hanggang 1.5 or 2 hours lang natin ito gagamitin maximum. Kasi umiinit ito, kung sakaling may sumisingaw na gas, pwede din sumabog. Yun nga, mainit talaga siya. Ito nga, hindi nyo ito mahahawakan yung area na ito eh, kapag nagluluto kayo. Kasi mainit talaga siya, umiinit siya. So, kailangan mo siyang isara talaga. It's a requirement or a must. Naka-open ang kalan, ay nakasara ito kasi yung apoy niya, pwedeng ma-expose yung butane. Yun nga pala guys, bago matapos itong vlog na to, marami akong nakikita na nagtuturo o tutorials na DIY calibration ng inyong butane gas stove. First and foremost, hindi ko siya nire-recommend kasi una sa lahat, hindi tayo professional people na nag-aayos ng butane gas stove. Kung sakaling may mali kang gawin, pwede mag-live to sa bahay nyo. Ano ba naman yung itapon mo to at bumili ka na lang ng bago kesa maging at risk pa ang buhay mo, ng pamilya nyo, at ng bahay nyo. Kung meron pa kayong gustong contents dito sa ating YouTube channel, iwan nyo lang dyan sa ating comment section. I will try to do it para sa mga nagtatanong anong gagawin ko dito. Eh, wala na. Wala na. Wait na. Hindi na namin ito gagamitin. Good as experience na lang and itatapon na lang namin ulit ito. And we'll apply the same thing na sinabi ko dito sa vlog na ito. Kasi masayang. Yung bahay namin, baka mag-live dito, yari ka. Wala na tayong susunod na video. And if you like this video, paki-iwan naman ng like dyan and pa-subscribe na din. Para mas marami pa tayong magawa at ma-produce ng mga vlog contents katulad ng mga ito. Maraming salamat guys! See you next vlog! Bye! 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 Bye!